photo lang pala yung camera. Okay, good afternoon. We are now at Ross Boulevard. Good afternoon, good afternoon. This is Irvine, Sir Irvine. So, may nangyari kanina. Kanina pa ako nag-recording, anak ng Tokwa. Naka-photo lang pala yung settings ng GoPro natin. Okay, nag-record na. Okay, ulitin ko na lang ha. Ayun, agenda natin ngayon is magte-test tayo ng auto sensor. Kasi nagkaroon tayo ng error, error 33. At bumagsak yung ating fuel consumption ng fuel, average fuel consumption ng 9 to 10 kilometer. Di ba? Parang ano? Parang kotse. Pero yun nga. Nung una, kala namin is nabasa lang. Kasi common issue yan. Sa mga auto sensors. Kala namin nabasa lang. Tignan namin. Ito. Observahan kung mawawala. Pero napansin ko na yung average fuel consumption ko is bumagsak na ang sobra. As in, naging 9. Naging 9. So, pag ganun, may problema. Kasi hindi naman bumabagsak ng ganun ang average fuel consumption. Hindi naman bumabagsak ng ganun yan. Unless may problema. Yun nga. So, bumagsak ng 9 to 10 kilometers per liter. Which is parang kotse, di ba? So, tapos, nung hindi natin hindi natanggal after a few weeks, is dinala natin sa mekaniko natin. Dinala natin sa mekaniko. Then, chinek niya. Sabi niya, gumagana naman. Ang ginawa is nilinis lang. Tapos kinapit ulit, then sabi niya, itakbo mo, 40, 50, 60, 70. And tignan natin kung mawawala yung check engine. Nga pala, yung check engine error, kahit fix na yung problema, hindi siya natatanggal ng kusa. Okay? So, dalawang way para matanggal siya, yung tipid way, at saka yung practical way. Yung tipid way, eto nga, tatakbo siya 40, 50, 60, 70 kilometer, then off, then on ulit. Pag wala pa, takbo ulit, then off, on, ganoon, hanggang sa mawala si check engine error. Okay? So parang hayaan mo mag-adjust si ECU, pero hindi siya basta-basta. Okay? And then yung practical way, punta ka sa kasa, punta ka sa tropa na may pang-reset. Hindi, reset nila yan. Yun, ha? Yung mga, dalawang paraan para matanggal yung check engine error. Okay, and then yun nga ngayon ang ginagawa natin. So, sabi ko nga sa inyo, bago siya linisin, 9, 10 kilometers per liter siya, average fuel consumption. And then, kung makikita nyo ngayon, kasi kanina pa ako tumatakbo, kung makikita nyo ngayon, is 13.5 na siya. So, ibig sabihin, tumataas na siya. Hindi na siya bumabagsak. Unlike nung unang labas ng error, from 17, naging 10 talaga siya. Naging 10. Kaya, I assume na fix na yung error, pero hindi matatanggal yung check engine error hanggang hindi natin ginagawa to or hindi natin pinapareset. Diba? Yun ang ano doon. Yun ang problema. Kailangan matanggal siya. Ayan. So, pag natanggal siya mamaya, edi successful. Edi pag hindi, edi hintay-hintay pa hanggang sa mawala. Tapos, pag hindi talaga nawala, is hindi palitan tayo ng auto sensor, which is 16
binibilid din natin siya kasi nangyari na din sa atin to noon. Nagkaroon tayo ng error code 24, which is yung speed sensor error. Napalitan na natin yung speed sensor error pero hindi pa rin mawala yung check engine. Ang ginawa natin, binarurot natin ang binarurot hanggang sa mawala siya. Hanggang sa nung nasa MOA kami, pagbukas ko, pag start ko, wala na yung error. Ganon. One eternity later. Pag-gas muna tayo, ha? Ayaw mo na yung magpagas. Baka tayo ba ubus, ha? Ah! Tagal niya tumakas. Pero hindi siya bumabagsak ng mabilis. So yun yun. So nasimintohan na pala to. Yung side na washboardy part na to.
9.7. So parang 0.8 kilometers per liter average yung itinaas natin from Pasay dun sa amin hanggang dito. Patingin natin kung magbabago. Eto, sige, rari niya. Baga sa'yo. Boss, 500 premium. Kaya ba premium ngayon? Tadadang! Bulaga. Ayan, okay. Premium. Yeah, yeah, yeah. Okay, pagkas tayo. Tiyan! Sabi yung pitaka ko. Ige. Oops. So, sabi kasi sa instruction, dapat takbo mo siya ng 40, 50, 60, tapos papatayin mo yung makina. Ay, yung ano, yung motor. Tapos, bubuksan mo ulit. Tingnan natin kung mawawala. Kano yung ano dali? Stigan kayo siya? Tarap. Eh, hindi na pala susi. Stigan. Tingnan natin ah. Shoutout kami siya ah. Yeah. Oh, kaway kayo dun, oh. Ito, sir. Pam, may sticker pa ba rito? Shout out, Petron Ross. Yun, oh. Ang tabayanan namin yung shout out mo, sir. Sige, sir. Medyo matagal ako hindi nag-upload, eh. Ay, di ba? Ah. Uy, salamat, bossy. Yun. Thank you. Thank you. Ano namin, sir, patawag mo. Sige. Para maragbagay yung ano mo. Yan o. Shout out sir ha. Shout out. Okay. The moment of truth. Ay pare. Bobo. Okay. Moment of truth. Thank you. Oo, oh, tagal din tayo, tagal din ako hindi nakapag-upload eh. Ngayon lang, ngayon pa lang to. Oo, 8 months na. Oo, oh, may tinetesting pa ako. Okay, sige. Moment of truth. Ayun o. Oh. Oh, puta. Nawala na yung check engine. Ayan, so may record ba? Oh, nawala na yung check engine natin. So, ibig sabihin, kumano yung takbo natin kanina. Oo, oh, diba? Oh, wala na o. Oh, wala na yung check engine. Yay! Okay, tara. Happy, happy. Diba? Yun yun. Yung sinasabi ko na, tipid ways. Kasi hindi tayo nagbayad. Nagpagas lang tayo. Nag-ano lang tayo ng gas. Hey there! Sige. Asaya ko naman ngayon. Ah, wala na check engine mga brother. Oh. Ah, record ba? Ah, wala na check engine mga brother. Wala na yung check engine mga brother. Kasi nga lang 13.7 ang consumption natin. At hindi ko tataas pa yan. Pero kailangan mo i-drive ng i-drive yung motor. Para tumaas. Isang try pa lang yun ha, isang try. Kasi kadalasan kasi pag na-drive mo mga dalawa, tatlong beses bago mawala yung check engine. Pero nakita nyo naman, di ba? Mawala yung check engine sa isang drive lang. Sira, masaya na naputol yung ating ano ha, yung video natin kasi hindi ko rin alam eh. Bakit ganun eh. Okay, so successful yung ating ano, ating trial. So,
So hanggang dito na lamang po. Once again, this is Irvine. For more videos like this, please like, share, and subscribe to our channel, Sir Irvine Motovlog. Okay? Ayay! Wala na tayong check engine. So yung mga nagkakaproblema sa check engine dyan at na-fix na yung problema pero wala, hindi pa natatagal yung check engine, try nyo yung ganito. Mas tipid siya. Mas tipid kaysa magbabayad pa kayo ng magkano? Magkano ba? Mga 1,000, ganun. Bago matanggal. Tapos hindi nyo pala alam na hindi pala na-fix, di ba? So mas maganda yung ginawa natin, tinesting lang natin. Tapos kung mali-fix, edi matatanggal siya. Ganun lang. Okay? Yehey! Happy-happy! Okay, so bye-bye!